Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng adobong pusit. As you can see, nagpapainit na tayo ng mantika. At heto, yung lulutuin nating pusit, isang kilo yan. Medyo matrabaho nga lang to guys, no? Kasi lilinisan ko yan ng isa-isa. Then, itinabi ko muna yung ink nito para mamaya. Hindi ko na nga pala binidyohan guys, no? Kung paano siya linisin. Siguro alam nyo na, no? Pero kung hindi nyo pa alam, madali lang naman yan. I-search nyo lang sa YouTube kung paano linisin ito. Okay guys, simulan na natin. Magigisa muna tayo ng bawang at sibuyas. Ito, isang ulo ng malaking bawang. Minis ko lang. Medyo ibubrown lang natin ng konti yan. At kapag medyo brown na, no, ilagay na natin itong malaking sibuyas. Hiniwa ko lang din siya ng ganyang kaliit. Mas maraming bawang at mas maraming sibuyas, mas okay. After 1 minute, ilagay na natin itong 3 pirasong kamatis. Hiniwa ko lang din siya ng maliit para mas madaling maluto o mas madaling madurog. At ayan guys, after a few minutes, ayan, medyo durog na yung ating kamatis. Habang ginigisa natin yan, no, pipisilin natin siya sa ating sandok para mas mabilis madurog o malusaw. This time guys, maglalagay na tayo ng 1/2 cup na suka at saka 1/2 cup na soy sauce, paminta. Apat na pirasong dahon ng laurel. Diyan ilalagay na rin natin yung nakuha nating ink sa pusit. Kung mapapansin nyo, no, medyo may itim yung aking kuko. Dahil sa paglilinis ko ng pusit yan guys, nalagyan ng ink. Oh, mga nagko-comment dyan, alam nyo na. Simutin natin yan guys, no, para hindi sayang. Pampalinamnam at pampasarap din kasi yan. Guys, papakuluan lang natin ng bahagya yan. Then, once na kumulo na, pwede na natin ilagay yung lilinisan nating pusit. At haluin lang natin. Hindi na natin kailangan mag-add ng tubig guys, no? Kasi magtutubig pa yung pusit natin maya-maya. At saka muna natin takpan at pakuluan lang natin yan ng mga 5 minutes. After 5 minutes, ang gagawin natin ngayon, haanguin muna natin lahat ng pusit para hindi ma-overcook. Ayan, ginagawa natin to, no, para ma-achieve natin yung gusto nating lapot sa ating sabaw nang hindi na-overcook yung ating pusit. Itutuloy lang natin yung pagluto nito hanggang sa mag-lessen at lumapot yung ating sabaw. Pero titikman muna natin siya ngayon para ma-adjust na natin yung lasa. Para may tama na natin. Maglalagay pa tayo dito ng isang sachet ng seasoning. Then, mga 3 tablespoon na oyster sauce. At saka 2 tablespoon na sugar.
pambalanse sa ating sabaw or lasa ng sabaw. Ayan guys, and then papalaputin na lang natin yan. Tikman ulit natin. Grabe guys, perfect na yung lasa. Ayan guys, after few minutes, medyo lumapot na siya, no? Para sa akin, okay na to. Kung gusto nyo mas malapot, medyo tagalan nyo pa yung pagluto. Pero para sa akin kasi guys, okay na yan. This time, maglalagay na tayo ng siling pangsigang. Ang pagbangon din yan. At saka siling labuyo. Yung iba, iniwa ko para may konting kick ng anghang yung ating sabaw. Optional lang naman yan. Kung ayaw nyo ng manghang, okay lang din. Kung gusto nyo mas manghang, edi mas damihan nyo lang yung sili. Pakuluan pa natin ng mga 2 minutes yan. Grabe guys, oh, sabaw pa lang, ulam na. Malasak na naman yung nasi, soik! After 3 minutes, ibalik na natin yung pusit. Then guys, haluhaluin lang natin yan para tumanggap pa ng lasa yung ating pusit. Ituloy pa natin yung pagluto ng mga 3 minutes sa mahinang apoy na lamang. At ayan, after 3 minutes, luto na yung ating adobong pusit. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video gaya nito. Okay guys, hanggang sa muli. Paalam!